Mga kababayan, nandito tayo sa may Antipolo, no? Nakikita nyo ngayon na mayroong naganap na sunog dito kung saan nga po ay mga ilang kabahayan ang natupok nitong sunog na patuloy pa rin pong inaapula nitong mga Bureau of Fire Protection at saka ng mga fire volunteer ng pinagsanib na puwersa ng Antipolo at ng Taytay. Yan po, no? At itong nasa harapan ko ay talagang bagsak na at wala nang nakitang nakatayo dito na mga istruktura at doon sa may taas na bahagi nito ay patuloy pang inaapula ng mga bumbero, no? Pati mga residente rito ay nagtutulong-tulong na nga po. Nakikita nyo rito ay ginagamitin na ng timba at tabo upang makatulong dahil may mga apoy pa doon sa loob na bahagi nitong bahay. Ayan po, ano. Ayan, at may sinasabi dito ng ilang mga residente na mayroon pa na upong live na kuryente dito sa nasusunog na mga bahayan dito, no. Ang makikita nyo rito, mga kababayan, Sitio Tawid-Tawid, Palmera 5. Tama ba, sir? Palmera 5? Sitio Tawid-Tawid, Palmera 5. Lot 3. Antipolo City na po ito. Andito po, ano, no, nakikipag-ugnayan yung hepe ng Bureau of Fire. Officer ng Bureau of Fire upang makahanap ng... makahanap sila ng bill down ng Meralco upang maitawag sa Meralco na mapatayan ng supply ng kuryente rito dahil nga po delikado sa mga Bureau of Fire, sa mga tagapamatay sunog na sila ay madikit dito sa may mga wire dito, no, na sa kanilang inaapulang ang mga bahay na nasusunog. Ang itong lugar na ito, mga kababayan, ay nasa may tuktok na bahagi ng Antipolo. Itong area na to ay mataas, no? Bago makapunta rito, makikita nyo rito, ano, pababa ito hanggang doon. Itong nasusunog ay nasa may taas. May kuryente nga daw po, no? Yun ang sinasabi. Ito sinasabi ng Bureau of Fire. Tapos sinasabihan nga nung kanilang opisyal na Madam, ayan, no, may nahawakan na number po kayo. Sige, mayroon dyan number. Nandiyan pa kuryente, di pa kuryente. Ayan po, no. May kuryente pa kasi rito. Dapat kayo mga sweti-sweti nyo, gipatay na. Parang hindi, katak mo. Ay, buhay. Okay, pala, sali ko siya dumaan. Buhay ka doon. Ulitin ko, nandito tayo sa may ano, Palmera 5. Antipolo na to. Palmera 5. Sitio. Tawid-tawid. Sitio Tawid-Tawid. Taytay ba? Face. Taytay? Antipolo. Antipolo. Black 3 ito, Black 3. Black 3 Antipolo. Antipolo to, Kimang Wini. Kanino yan? Thank you, thank you. Dito mga kababayan ay naaamoy namin. Antipolo kami dahil nandito si Mang Wini. Opo, opo. Salamat, salamat. From Kaintaang, ano, andito si Mang. Para maputo lang nila dyan. Sino may flies? Flies! Flies! Flies na po, kuya! Matanda, na may hawak na flies. Ay, to. Ay, ito naman si kuya. Wala kayo ka pa may... Ayan ang flies. Marunong
kaya na ako guwante. Oo. Yeah, may mga naririnig pa po tayo ng pagsabog na nanggagaling doon sa loob nitong nasusunog na mga kabahayan dito sa may area ng Antipolo. Mga kababayan, no? Sitio Tawid-Tawid. Palmera 5, Antipolo. Rizal. Ayan po, no? Nandito na busy-busy yung mga Bureau Fire saka mga fire volunteer. Na nandito na busy-busy sila sa pagpatay ng sunog at ito no, yung ilang mga kabahayan dito talagang makikita mo rito na wala nang nakatindig na matataas na istruktura. Lahat ito ay pinadapa ng sunog na tumupok nga po sa ilang mga kabahayan dito. At isa sa mga nagpahirap sa mga bumbero ay ang mataas na lugar. Medyo masikip, maliit at mataas. Oo, no? Masikip at mataas itong lugar na ito. Mga... Ano yung binabasa nila ron? Yung tangke na plastic. Ayan, no? Yung pinagsimulan ng sunog ay hindi pa po natin naalam. At ito ay under investigation pa po ng Bureau of Fire Protection. No? Maya-maya makakaingi tayo ng statement mula sa kanilang... opisyal dito, no? Tawag na rin ni Ma'am Winnie, yung Fire Marshal din. Ma'am Winnie, Fire Marshal. Ma'am Winnie Astero, no? Yun, no? Mamaya hingan natin ng panayam kung ano ang naging dahilan na itong sunog na sumiklab nga po rito sa Sitio Tawid-Tawid. Anyway, under control. Antipolo City. Alright. Anong black daw po ito? Black 3. Sitio Tawid-Tawid. Sitio Tawid-Tawid, Black 3. Barangay de la Paz, Antipolo City. Palmera 5. Palmera 5. Ayan, no? Haba anong address nila rito? Sitio Tawid-Tawid. Hindi ba siya naalis yung sunog ng plastic at ito? Right. Sir, ano kayang... Ano po bang nangyari bago magkaroon ng sunog? May mga... Mga ilang bahay yan? Mga tatlong bahay. Wala, may mga nakatira naman dyan, sir? Apat. May nakatira dyan, sir? Sino nakatira dyan? Si Darwin. Ilan yung bahay doon na ano? Sir, question lang, question. Sugatan ka ba? Hindi naman. Sir, ano nangyari? Ano bang, ano? Yung kapitbahay kasi namin sa atin, Lourdes eh. Oo. Nag-iwan nata ng, hindi ko alam kung anong meron sa kanila. Basta may nasusunog sa kanila eh. Nagising na lang ako pag bangon ko, lakas na ng usok. Kaya tumakba ako sa kanila kasi andun yung apoy. Kitang-kita ko sa taas eh. Sa kanila yung apoy. Sinubukan mo pang apulayin? Hindi na. Kasi malaki na? Nasusupokate na ako sa loob eh. Tutulog na sa ako eh. O oh, ano yung sa tingin mong ano naiwan? Ano yung naiwan na binabanggit mo? Feeling ko, ano yung tan? Sinaing. Sinaing. Bakit may naamoy ba kayo, sir, na no, na amoy sunog na sinaing bago mangyari yan? Parang. Parang, opo, opo. Asan na po yung nakatira doon? Yung sinasabi niyo po? Ando sa baba. Ah, sa baba na po sila. Sa baba. Sundan kay Ate Lourdes nagsimula yung sunog. Damay lang. Mabilis na, hindi na kayang kontrolin.
Ayan po, no? Yung initial na kwentuhan dito ay meron nga daw pong naiwan. May naiwan na sinaing. Ayun po ay hindi pa opisyal na pinagsimulan ng sunog, ngunit ayun po ang naging usap-usapan dito ng mga residente na isa sa nasunugan din, no? So doble ingat tayo, mga kababayan, no, lalo-lalo na. At ganito, no, gawa sa light material sa mga bahay dito sa may Sitio Tawid-Tawid, Antipolo, Rizal. Okay.